passing. Hi, Ray. And don't forget, if you're writing for the school paper, sa conceptualizing stage pa lang, isipin nyo na, ito pong copy ko yung paper kung magiging ma-appeal sa estudyante. Mahal na hindi, nangawin na yung article ko. So, nandun din yun sa pag-conceptualize. Doon sa book na film writing ni Ricky Lee, ang term niya doon, pagbubuntis. Parang binubuo mo, dinidevelop mo yung concept, yung tao, yung bata. Dinidevelop mo bago mo ipanganak. So, parang ganun yung conceptualizing. Conceptualize your purpose, the tone you want to use. By the way, tone is the emotional attitude of the writer dun sa piece niya. Halimbawa, anong tone ng article? Sarcastic ba? Serious ba? Comedy ba? So yun yung emotional attitude ng writer. Nung sinulat niya yung pyesa, yun ang tone. So it's also important to know what tone you want to use. Also, what style. Sa style, meron tayong different styles. May kita nyo sa F nyo, magtagay without bullets. Yun yung tinatawag na conventional. May makikita ka ng mga... So yung ordinary... Yung ordinary teacher article, parang tuloy-tuloy na different paragraphs na tinutupot lang sa paragraphs. Yung conventional. Pag tinawag lang yung students, ibang siya nakikita mo, wala ito. Hindi classes on ito. Avoid common messages. Kasi makikita nyo, nakasegregate ba ang topic? Stay in coffee. Ang tawag doon, bullets. Bulletin. Hindi mo palaging check, hindi mo. Basta meron lang siyang parang style or way or icon, different shape. Parang easy reading on ito. Ito, kumita dito. Tapos, sino? Si May. Maghihikap sabi ni May. Alino. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. You want to write an entertaining feature article na hindi siya bulleted pero may sidebar. What is a sidebar? A sidebar is parang a supplemental article tungkol sa topic ng main feature mo, pero it can stand on its own. Kaya lang shorter siya. Usually, ang ginagawa ng sidebar are quizzes, testimonials, do's or don'ts, and trivia. Sir, narinig ba dito yung mga sinasabi? Halimbawa, ang main topic mo is how to conquer your shyness. Diba? So, ang pinili mo, I'll write a conventional article, hindi siya bulletin. Tapos, meron kang sidebar, halimbawa, testimonial. Testimonial ng isang tao, kung paano niya talaga na-overcome yung shyness niya. O kaya, pwede rin naman, ang main article mo is about how to overcome your shyness. Tapos, ang sidebar mo is very, very short sentences na do's and don'ts para ma-overcome yung shyness mo. Parang supplemental lang siya. Kung baga sa ulam, may parang sa utawan ka. Parang mas sumarating yung main dish. Parang ganun. Ang tawag doon, sidebar. Ito very common na sa mga magazine articles. Kasi parang masarap basahin. Unang ko na yung layout siya. Maganda, hindi isang bloke lang. Very short sidebar. Pangalawa, minsan yung ibang tao may tendency, binabasa mo na yung sidebar. Tapos doon naman kayo na yung bulletin, parang it's very easy to read. Kung magmadali ka, ikaw yung tipong mag-issue page ng buhay ko. Tapos doon naman kayo yung bulletin, mas nalang ikaw mag-stick sa mga yung buhay mga sub-topics. So yun yung mga pros and cons ng different forms ng feature articles. Any question? Ano naman kayo, no? Ayaw ako. Yes, pwede. Kaya lang, ang point nun, kung ang side, kung ang main article mo bulleted na, avoid yung mga mag-bulleted din yung sidebar mo. Kung halimbawa, bulleted na ito, bulleted na ito.
Uy, tanungin nyo. Bakit naman yung yabe? Magtanong kayo yung sa okay, so, halina na sa inyo. So, let's go back to slide number 29. So, ito ulit ako. Ulit-ulit na lang ako. Kasi important ito. Isipin nyo anong klase yung feature article, anong ito, at anong presentation. Then, ulit ka, may sa-remark. After the, by the way, so conceptualizing, meron ko tayo dito sa akin dito ko, this afternoon, if you want to write for magazines, if you want to be published, importante dun sa conceptualizing stage. Naka-post ka rin eh. Naka-post ka rin lang gano'n. But we'll get this being from your thoughts mo. So that's the idea. Kaya na reason you're pressed for time. Tsaka may mga tao na gusto nila as they write, to buy for that. Okay, nasa sa'yo nila yung will discover what suits you. So revising, ang ibig sabihin nito, yung mga medyo made, we will discuss that later. Kaya lang parang, along the way, naisip niyo, kami yung lead ko, hindi ko type yung lead ko. So mag-revise kayo, yun yung tinatawag na revising. Yun yung medyo malalaking changes. So okay lang yun, as long as you still answer the